totoo ba na pwedeng mawala ang iyong kaligtasan? Isa ka din ba sa mga Kristiyano na nangangamba at nag-iisip ng ganito? What if hindi na ako ligtas? What if hindi na ako kayang patawarin ng Diyos dahil sa mga kasalanan ko? What if sinukuan na ako ng Diyos kasi madalas akong absent sa church? At totoo kaya yung sinasabi ni Pastor na buburahin ng Diyos ang pangalan ko sa aklat ng buhay? Isa din na ako sa mga nagtatanong ng ganito dati. Nakaka-stress nga naman talagang isipin ang mga bagay na ito, lalo na kung hindi natin alam ang sagot. Kahit kung isa ka din sa mga nagtatanong ng ganito, ang bidyong ito ay para sa iyo. Well, kung isa ka sa mga nai-stress kakaisip kung totoo nga ba na nawawala ang ating kaligtasan, ngayon pa lang ay sasabihin ko sa iyo, kapatid, ipayapa mo ang iyong kaisipan. Bakit? Dahil kung ikaw ay tunay na nanampalataya na sa Panginoong Jesus o sa gospel na tinanggap mo o sa kanyang tinapos na gawa sa krus, ikaw ay ligtas na magpakailanman. The keyword here is tunay na pananampalataya. Tandaan po natin yung word na yan kasi palagi natin yung maririnig sa video na ito. Tama po ang iyong narinig, ligtas na ang mga tunay na mananampalataya dahil iyan mismo ang malinaw na itinuturo ng Biblia. At yan ang pag-aaralan natin sa videong ito. Kung napanood po ninyo ang previous video na aking in-upload, tinalakay ko po doon ang totoong gospel na naging dahilan ng ating kaligtasan na siyang pinakamahalagang aral na ating maririnig sa ating buhay ayon kay Apostol Pablo. At malinaw na tinalakay doon na tayo ay ligtas na dahil sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na tungkol sa mensahe ng krus o ang tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero may isang kondisyon. Ano yung kondisyon? Kung tunay ang ating pananampalataya sa gospel na iyon. Inaanyayahan ko po kayo na panoorin ang bidyong iyon na may title na Ang Totoong Gospel. Ilalagay ko na lang po yung link sa description ng bidyong ito upang maunawaan po natin kung ano ang totoong gospel na dahilan ng ating kaligtasan. Ngayon sa video namang ito ay pagtitibayin natin ang ating pananampalataya sa kaligtasang ito na ating tinanggap. At nais ko po natanggalin ang anumang pag-aalinlangan na mayroon tayo sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Dahil talagang dumarating tayo minsan sa pag-aalinlangan, lalo na kung bata pa tayo sa ating pananampalataya. At lalo na kung may mga pastor na magsasabi sa iyo na maaaring mawala ang iyong kaligtasan. Pero gaya nga ng sinabi natin kanina, ipayapa mo ang iyong kaisipan. Dahil kung ikaw ay tunay na nanampalataya na sa Panginoong Jesus, ikaw ay ligtas na magpakailanman. Ito ang katotohanan ng itinuturo ng Biblia na mismong ang Panginoong Jesus ang siyang nagsabi. At ito ay nakapagbibigay sa atin ng kapayapaan sa buhay na ito. Kaya't napakahalagang mapakinggan natin ito dahil ayaw ng Panginoon na mabuhay tayo sa takot. Nais niya na mabuhay tayo na may kapayapaan. At naniniwala din po ako na kapag tayo ay mayroong assurance sa ating kaligtasan, mas makakapaglingkod tayo ng maayos sa Diyos at mas mamahalin pa natin siya. At hinding-hindi na tayo babalik sa dating makasalanang pagkatao dahil nauunawaan natin ang biyayang ating tinanggap mula sa Panginoong Jesus. Narito ang isang katotohanan sa Biblia kung bakit hindi nawawala ang ating kaligtasan. Ito ay dahil ang kaligtasan ay isang beses lang ibinibigay sa mga tunay na sumasampalataya at binigyan ng Diyos ng assurance ang mga ito na hindi na mawawala ang kanilang kaligtasan. Ito po ay mababasa natin sa Juan chapter 10 verse 27 to 29. Dito ay lalaliman natin ang pag-aaral upang mas ma-appreciate po natin ang katotohanan ito kung bakit hindi nawawala ang ating kaligtasan. Basahin po muna natin yung verse 27 at ito ang sabi ng Panginoong Jesus. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Base sa konteksto ng binasa natin, ang tupa na tinutukoy ng Panginoong Jesus ay ang lahat ng tao na naniniwala sa Kanya, Hudyo man o mga Hentil, kung babasahin po natin yung verse 25 and 26. In short, ang mga tupa ay mga believer. Sila yung mga tunay na naniwala at sumasampalataya sa Kanya. Bakit mayroon bang hindi naniniwala at peking mananampalataya? Meron po, dahil ayon sa Panginoong Jesus, kilala niya kung sino ang mga
tupa o yung mga tunay na sumasampalataya, kilala niya yung hindi tupa at yung nagpapanggap lang na tupa. Bakit? Kasi ang totoong tupa ayon sa Panginoong Hesus, nakikinig sa kanya at kilala ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastol at sumusunod sila sa kanya. Pero maaring may magsabi, so kailangang sumunod para maging isang tupa? Hindi po, dahil ayon sa Panginoong Hesus, dapat nauna muna yung identity. So paano ito naging posible? Ito ay dahil sa paunang kaalaman ng Diyos. Sa English ay foreknowledge of God. At sa original Greek text naman, ito ay tinatawag na prognosis. Meaning, sa point of view ng Diyos, alam na niya kung sino-sino ang kabilang sa kanyang tupa. Mula sa walang hanggan ay nakita na niya kung sino ang mga tunay na sasampalataya sa kanyang anak. Hindi iyon imposible sa Diyos dahil ang Diyos ay omniscient. Meaning, alam niya ang lahat. Nakita na niya ang simula at ang katapusan ng mundo dahil hindi siya sakop ng oras. At siya ay nabubuhay sa walang hanggan. Kilala ka na ng Diyos noon pa man at alam niya kung ikaw ay kanyang tupa. Katunayan, bago sinabi ng Panginoong Hesus ang verse 27, ito ang sinabi niya sa verse 26. Ngunit ayaw niyong maniwala sa akin. Ang mga kausap ng Panginoong Hesus dito ay mga Hudyo na nasa templo. Bakit ayaw nilang maniwala? Ito ang sabi ng Panginoon, dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. So malinaw na alam ng Panginoong Hesus kung sino-sino ang kanya. In short, hindi pwedeng i-define ng mga ginagawa mo kung sino ka talaga. Sa halip kung sino ka talaga, yun ang magde-determine ng iyong mga gagawin. Hindi katulad ng mundong ito. Dito, dine-define tayo sa ating mga nagagawa. Nakesyo kapag nakapagsinungaling ka, isa ka ng sinungaling. At kapag nagnakaw ka, isa ka ng magnanakaw. Hinuhusgahan na agad ang buong pagkatao natin dahil sa isang pagkakamaling nagagawa without knowing the root cause bakit nagkakasala ang tao. Hindi po ganyan ang tinuturo ng Bible. Ang turo ng Biblia, we have our true identity in Christ. Tayo ay mga anak na ng Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Ayon sa Galatians chapter 3 verse 26. So sino ka ba talaga? Ikaw ay tupa ng Panginoong Hesus. Hindi ka naniwala para maging tupa ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, tupa ka na noon pa man. Nawala ka lang at hinanap ka ng mabuting pastol. Akala mo lang dati hindi ka tupa kasi nangitim ka sa kasalanan. Pinaniwala ka lang ng Diablo na hindi ka tupa ng Diyos. Pero nang marinig mo ang tinig ng mabuting pastol, nakilala mo agad ito. Nang marinig mo ang totoong gospel, kilala mo na agad kaya ka naniwala at sumunod. Hindi ka sumusunod para maging tupa dahil kung papaanong natural sa isang tupa ang pagsunod sa kanyang pastol, natural din sa mga tupa ng Panginoong Hesus ang pagsunod. Likewise, hindi ka gumagawa para maging Kristiyano. Kristiyano ka kaya ka gumagawa ng mabuti. Natural ito sa totoong Kristiyano. Hindi mo kailangan pumasok sa church para masabing isa kang Kristiyano. Bakit? Mayroon bang nasa loob ng church pero hindi totoong Kristiyano? Mayroon po. Yung iba sumasama lang, yung iba dahil lang sa kaibigan, at yung iba naman ay dahil pinilit lang ng magulang. Pero sa kaloob-looban ng iyong puso, alam mo kung ano talaga ang iyong paniniwala. Ang sabi nga ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at do'y nakatatak. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya. Yung word na nakikilala ay mula sa Greek word na ginosko, meaning relational knowledge. So papaano nangyari yun? Na noon pa man, may relasyon na sa iyo ang Diyos. Ito nga ay dahil sa kanyang foreknowledge o yung prognosis. Ibig sabihin, mayroong relasyon, hindi lang basta kakilala. Kaya nga bago ka pa isilang sa mundo, kilala ka na ng Diyos. Bago pa likhain ng mundo, alam na niya kung ikaw ba ay tatanggap sa Panginoong Hesus. Alam niya na noon pa man kung ikaw ba ay mayroong personal na relasyon sa Kanya. So bottom line is, the personal relationship with God. At kung ano ba yung paniniwala mo sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Alam ng Diyos kung sino ang tunay na tupa. Kilala niya kung sino ang tunay na sumasampalataya. Kaya't ang mahalagang tanong ngayon, tunay ka bang sumasampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo o sa tunay na gospel? Kung oo, ikaw ang binabanggit ng Diyos dito na kanyang tupa. Bakit mahalagang malinaw sa atin na ang mga tupa ay ang mga tunay na sumasampalataya? Dahil ang mga tupa ng Panginoong Hesus ay binigyan niya ng assurance sa kanilang kaligtasan. Ituloy na po natin yung pagbasa sa verse 28. Binibigyan ko sila, yung sila ay yung mga tupa o yung mga tunay na mananampalataya. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan.
Kung papansinin po natin yung word na binibigyan sa mga English translations, ang nakasulat is, I give them eternal life, which is present tense. Hindi po ibibigay pa lang, kasi po ang buhay na walang hanggan ay isang present possession. Ibig sabihin, ngayon ay mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Kanino? Sa mga tupa o sa mga tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ayon nga sa 1 John chapter 5 verse 11, at ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito'y nasa kanyang anak. Sa English translations, ang nakasulat, God has given, which is present perfect tense. Pero sa original Greek word na dido me ay isang aorist tense. At ang aorist tense is a past tense of Greek verbs denoting an action without indicating whether completed, continued, or repeated. Naibigay na ba sa mga sumasambalataya o hindi pa? Naibigay na. Kapag binigyan ka ng eternal life ngayon, hindi ibig sabihin kailangan mo na mamatay ngayon. Kapag binigyan ka ng eternal life ngayon ng Panginoon, ito ay assurance na ang langit ang iyong huling tahanan. Kapag ikaw ay pumanaw sa iyong physical na katawan, mapayapa kang lilisan sa mundo dahil alam mo kung saan ka patutungo. Sa Panginoon ka magpakailanman. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, malakas nga ang loob nating iwan ang katawang ito. So bakit malakas yung loob? Kasi nga mayroong assurance. Malakas ang loob nating iwan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. So malinaw na may assurance ka na ligtas ka na ngayon kung tunay kang tupa o isa kang tunay na nananampalataya sa Panginoon. Tuloy natin sa verse 12. Ang sino mang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. So malinaw ang sinasabi ng Biblia. Ang sino mang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sa English translation, ang nakalagay, has life. Ibig sabihin present tense. Katulad ng binasa natin kanina sa John 10:28 na ang sabi, I give them eternal life, which is present tense. So bakit mahalagang maunawaan natin na naibigay na sa atin ang buhay na walang hanggan? Ano ba ang importansya nito? Kasi ganito po yan, ang tipikal na pagkaunawa po natin, ang eternal life ay matatanggap mo pa lang pagdating mo sa langit. Tama po ba? Which is nagdudulot ito ng pag-aalinlangan. Madalas nagdududa tayo, ibibigay kaya ito ng Diyos? Which is mali, dahil pinagdududahan mo pa ang Diyos at ang sarili mo. Pero ang teaching ng Biblia, ang eternal life ay naibigay na. Bakit? Nais ng Diyos na maunawaan natin na mayroon na tayong buhay na walang hanggan dahil nais niya na magkaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan sa buhay na ito. Dahil alam nating mayroon tayong buhay na walang hanggan, mapayapa tayong mabubuhay at lilisan sa mundong ito. Tuloy natin sa verse 13. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So malinaw na ang mga tupa o ang mga tunay na nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa ba ang malabo dito? Ipinapaalam talaga ito ng Diyos. Nais talaga niya na malaman mo na ikaw ay mayroon ng buhay na walang hanggan para hindi ka laging nagdududa o nai-stress. Ganon ka kamahal ng Diyos. Mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, which is the gospel. Saktong-sakto ito sa binasa natin kanina sa John chapter 10 verse 28. I give them eternal life. When? Right now. Ngayon ay hawak mo na ang buhay na walang hanggan. So magdududa ka pa ba kung ibibigay o hindi? Pero may mga magtatanong, paano kung bawiin? Well, kung nagdududa ka pa rin na baka bawiin, balikan natin yung John chapter 10 verse 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman ay hindi sila mapapahamak. So ang sabi ng Panginoong Jesus, yung mga binigyan na ng buhay na walang hanggan, kailanman ay hindi mapapahamak. Ibig sabihin, once lang ibinibigay ang kaligtasan. Once na ibigay ito, hindi na ito babawiin. Yung word na kailanman ay hindi sa Greek word ay omei, means never ever, certainly not,
Not at all, no chance. So ibig sabihin, wala talagang tsansa na bawiin sa mga tunay na mananampalataya ang buhay na walang hanggan o yung kaligtasan. Now yung word na mapapahamak sa English translation, ito ay perish at mula sa Greek word na apolomi, which means be destroyed. Kaya kapag binasa natin ulit ang verse 28 sa original Greek text, O may apolomi, kailanman ay hindi sila mapapahamak. They will never ever perish. Walang tsansa na mapahamak ang mga tunay na mananampalataya. Walang tsansa na mapunta ka sa impyerno. Walang tsansa na maagaw ka ni Satanas. Once you are truly saved, you are eternally saved. Hindi dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. So kung hindi ka pa natitibayan dyan, tuloy lang natin ang sinabi ng Panginoong Jesus. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. So malinaw na malinaw, binigyan tayo ng Panginoong Jesus ng security. Sino mismo ang nakahawak sa atin, sa ating mga tunay na tupa, sa ating mga tunay na mananampalataya? Ang Panginoong Jesus mismo. Ang sabi niya, walang makakaagaw. As in wala. Yung word na wala, papaliwanag ko pa ba ito? Wala nga eh. Pero sige, para mas ma-appreciate natin, sa original Greek text, ito po ay tis. At ito po ay indefinite pronoun, means any person, any being, or anything. Ibig sabihin, wala kahit ano at kahit sino. Kahit anong problema, pagsubok, sakit, kahit si Satanas pa. Hindi ka kayang agawin ng kahit anong pangyayari at kahit sinong tao at kahit ikaw mismo. Kapag tunay kang sumampalataya sa Panginoong Jesus, hindi ka maagaw sa kanyang kamay. Yung word na makakaagaw, ang Greek word po niyan ay harpazo, means to take by force. Harpazo means agawin ng pwersahan. So ibig sabihin, para maagaw ka sa kamay ni Jesus, kailangan mo daigin ang lakas o ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Ngayon ang tanong, may kilala ba kayo na mas malakas sa Panginoong Jesus? Well, kayo na po ang sumagot. Ngayon, kung wala kang kilala na makakaagaw sa iyo sa kamay ni Jesus, mangangamba ka pa ba? Magdududa ka pa rin ba sa kaligtasan na nasa iyo na? Nahawak-hawak mismo ng Panginoong Jesus. At siya mismo ang nagsabi na kailanman ay hindi ka mapapahamak. At walang makakaagaw sa kanyang kamay. Kahit kung nauunawaan natin ito, talagang kapayapaan ang mararamdaman natin. Kapayapaan sa ating buong buhay at kapayapaan kahit palisanin mo ang mundong ito. Ang sabi nga ng Biblia, si Jesus ang ating kapayapaan sa Ephesians 2 verse 17. Ngayon kung may natitira pa rin pagdududa sa iyo sa assurance na sinabi ng Panginoong Jesus, ituloy po natin yung verse 29. At ito po ang ating mabasa. Ang aking ama o ang Diyos Ama na siyang nagbigay sa kanila, kanila refers to mga tupa, na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking ama. So imagine niyo na lang, dalawang kamay ang nakahawak sa atin, sa ating mga tunay na mananampalataya. Ang kamay ng Panginoong Jesus at ang kamay ng Ama. Hawak ka ng dalawang pinakamakapangyarihang kamay, tapos nagdududa ka pa rin ba na mawawala ang kaligtasan mo? Ang Panginoong Jesus na mismo ang nagsabi, kailanman ay hindi sila mapapahamak, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. At ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. So may kilala ka ba na mas makapangyarihan sa pinagsamang lakas ng anak at ng ama? Kung wala kang kilala na mas makapangyarihan sa anak at sa ama, uulitin ko po yung unang sinabi ko kanina. Ipayapa mo ang iyong kaisipan dahil kung ikaw ay tunay na nanampalataya na sa Panginoong Jesus o sa gospel na tinanggap mo sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, na siya na mismo ang umako ng lahat ng parusa na dapat ay sa iyo. Kung tinatanggap mo ito ng buo at buong puso, malinaw na malinaw ang sinabi ng Biblia. Kabilang ka sa tupa ng Panginoong Jesus. Hindi ka mapapahamak at walang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos at hinding-hindi mawawala ang iyong kaligtasan. Ganito kadakila ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo.
Masabi nga ng Panginoong Jesus sa parehas na chapter, sa John chapter 10 verse 10, na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. At ito ang kalooban ng Ama na mababasa natin sa John chapter 6 verse 39. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw. Ngayon kung nagdududa ka pa rin, talakayin pa po natin ang iba pang mga katotohanan sa Biblia kung bakit hindi nawawala ang ating kaligtasan. Pero sa parto na. Salamat po sa inyong pagsuporta sa munting channel na ito. Kung nais nyo pong patuloy na makapanood ng mga ganitong uri ng video, don't forget to subscribe at pakiclick na din po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na paksa na ating pag-uusapan. Pakitulungan na din po ako na maibahagi ito sa iba sa pamamagitan lamang po ng pag-like at pag-comment. At kung hindi naman po labis sa inyo, ay pakishare na din po ito sa mga tao na nais po ninyong bahagian ng magandang balita. Maraming salamat po sa inyong lahat at sumaatin po ang biyaya ng Panginoon.